hapon unang baita, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, salamat sa magandang araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming panibagong leksyon. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, karunungan at pag-unawa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So bago kayo magsiupo, ay pulutin niyo muna ang inyong mga basura sa ilalim ng inyong upuan at ayusin ang inyong mga upuan. Pwede na kayo magsiupo. Ngayon ay sino-sino ang lumiliban sa ating klase ngayon? Mabuti! Ako ay nasisiyahan dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Bago tayo magsisimula sa ating panibagong leksyon, ay magbalik-aral muna tayo. So, sino ang nakaalala sa ating huling tinalakay? Magaling! Dahil naaalala niyo pa ang ating huling tinalakay. May inihanda akong tula para sa inyo. Ito ay halina't alagaan. So ngayon, babasahin ko ang ating tula. Kapaligiran ay pagmasdan, ito'y ating pahalagahan. Gawin lahat ng paraan upang ito'y ingatan. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Reduce, reuse, recycle ay kailangan upang ang basura ay malimitahan. Magtanim ng punot halaman. Huwag kalbuhin ang mga kagubatan upang baha ay di maranasan. Pagsusunog ng basura ay iwasan upang ozone layer ay di tamaan. Kaya't ikaw kabataan, halina't alagaan itong kapaligiran. So ngayon mga bata ay may inihanda akong katanungan para sa inyo. So tungkol saan ang tulang binasa natin? Magaling, ito ay tungkol sa pagpapahalaga ng kapaligiran. So, bakit mahalaga ang paglilinis ng kapaligiran? Magaling, para maiwasan ang pagkasira ng ating kapaligiran. So, ano-ano ang mga gawain para maipakita ang pagmamahal natin sa ating kapaligiran? Magaling. Magaling, paglilinis. Ano pa? Pagtatapon ng basura sa tamang lagayan, magaling. Pagtatanim ng halaman, magaling, mga bata. Yung mga bata ay may idea ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa natin ngayon ay ang pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan sa tahanan, paaralan at komunidad. Una ay iwasan ang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Pangalawa ay magtanim ng mga puno sa kapaligiran, lalo na sa mga bakanting lote. Ikatlo, huwag magtatapon ng basura sa mga ilog at mga daluyan ng tubig upang hindi masira ang mga ito. Kaapat, huwag gumamit ng dinamita o lason sa panghuhuli ng isda. Gumamit ng lambat. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, iwasan ang pagsusunog ng mga basura, makakasira sa malinis na hangin ang uso. Huwag ipasada ang mga sasakyang nagbubuga ng maiitim na uso. Ang uso ay masama sa kalusugan ng tao. Ngayon, sunod naman ay ang pagandahin ang mga kapaligiran, linisin ang mga kalat at mga basura sa paligid. At sa panghuli, paghihiwalay ng
nabubulok at di nabubulok para mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Naintindihan ba mga bata? Ngayon mga bata ay may ipapakita akong mga larawan sa inyo. Sasabihin niyo lang kung ito ba ay tama o mali ang kanilang ginagawa. Maintindihan ba? Sa unang larawan, ito ba ay tama o mali ang kanilang ginagawa? Magaling, ito ay mali. So bakit mali ang kanyang ginagawa? Dahil siya ay nagtatapon ng basura sa ilog. Magaling! Sa ikalawang larawan. So, ito ba ay tama o mali ang kanilang ginagawa? Magaling! Ito ay tama. Dahil nagtatanim sila ng puno. Sa panghuling larawan, ito ba ay tama o mali ang kanilang ginagawa? Magaling! Ito ay mali. So bakit mali ang kanilang ginagawa? Dahil sila ay nagpuputol ng mga puno. So, ano ang maaaring mangyari sa pagputol ng puno? Magaling! Ito ay magkakaroon ng pagguho ng lupa. Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong maipapakita para mapabuti ang ating kapaligiran? Magaling, pagtatapo ng basura sa tamang lagayan. Ano pa? Pagtatanim ng puno. Ano pa? Iwasan ang pagpuputol ng mga puno. Magaling mga bata. Ngayon, para sa ating pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, kumuha kayo ng buong papel at bibigyan kayo ng 5 minuto para sagutan ito. So, panuto, iguhit sapat lang ang bituin kung ang pangungusap ay nagsasabi ng pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan at manungkot na mukha kung hindi. So, sa una, ang mga bata sa aming paaralan ay nagtatapo ng basura kahit saan. Kalawa, lahat ng mga tao sa aming komunidad ay nagtutulungan sa paglilinis ng mga kanal. Katlo, sumasama ako sa aking ama sa pagtatanim ng mga halaman. Kaapat, pinipitas ko ang mga bulaklak sa mga parte. Kalima, ginagamit ko ulit ang mga plastic na bag. Naintindihan ba mga bata? So bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Para sa inyong takdang aralin, ipasa ito bukas. Gumuhit ng 2 paraan sa ginagawa mo upang ipakita ang pangangalaga sa iyong kapaligiran. So, kailangan itong ipasa bukas. Naintindihan ba mga bata? So, ngayon ay magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Amen! Ngayon mga bata, ay nagtatapos na ang ating klase. Paalam!